Planong matapos at maisabatas na ng Baguio City Council ang ordinansa kaugnay ng pagsasagawa ng busking o public performances sa summer capital ng bansa. Kasunod ito ng kapansin-pansing pagdami ng mga busker o mga individual at grupo na kinabibilangan ng mga musikero, mga awit o mga performers sa pampublikong lugar na binibigyan ng salapi ng mga manonood. Ayon kay Councilor Leandro Yangot Jr., ang mayakda ng Panukalang City Ordinance No. 0039-22 o ang Regulating the Conduct of Busking in the City of Baguio. Napapanahon na magkaroon ng regulasyon sa busking operations sa siyudad ng Baguio, lalo na at madalas na rin ang pagsasagawa nito na naging parte na rin ng turismo sa lungsod. Well, Baguio has been declared as a creative city in 2017. And with this declaration by UNESCO, then we have to be creative all the time. So, but this time around, we see the need to formally put into an ordinance the regulation of busking. And we're happy that those who attended this public hearing endorsed the ordinance which we crafted. Nakapaloob sa panukalang ordinansa ang professionalization ng mga busker at mabigyan sila ng pribilehiyo o authorization sa pagsasagawa ng busking sa mga identified locations sa lungsod gaya ng Session Road at mga pampublikong parke. Kabilang din sa mga napag-usapan sa isinagawang public consultation ang mga regulasyon at iba pang prohibisyon upang masigurong hindi nakalalabag sa moral, batas, public policies, decency at maging sa kultura at tradisyon sa City of Pines. Ayon sa City Tourism Office, kapansin-pansin na rin ang pagdami ng mga busker sa lungsod, kaya naman malaking tulong ang pagkakaroon ng regulasyon sa busking operations. Ikinatuwa rin ni City Tourism Officer Alec Mapalo ang pagdalo ng mga leaders na nangunguna sa mga busking groups sa isinagawang public consultation. So we asked them kasi to register even their members, kaya umabot ng 400 plus. And sabihin mo na siguro yung entities, it can be like 300, you know, but that's still a lot of people wanting to do busking, and it's actually a phenomenon, no? We've never had something like this before. I'm very happy, and I think mga buskers natin are all very very happy sa lahat ng progress na nagawa natin ever since nag-start ang busking sa Baguio City kung anong taon man yun natin, and within the span of ito yung mga past 2 years na talagang tinutukan ng City Tourism, ng mga officials natin ng government, ang busking talagang umasenso siya ng todo. Ang maganda dito sa nangyaring natin, event natin sa ngayon, naliwanagan tayo dun sa mga bagay na hindi natin alam. Pagkatapos ng public hearing ay pag-aaral ng City Council ang nasabing ordinansa kung ano ang mga dapat pang idagdag at baguhin sa panukalang batas bago dumaan sa second at final reading. Definitely, we have to do it fast because it's already happening. Busking is being done, so really there's a need to regulate. And the acceptability of busking is now very high. And to me, I have observed in so many areas that I have gone abroad that busking is a regular activity. In fact, it promotes creativity and tourism as well as livelihood. Oras na maaprubahan na ito ng Mayor's Office ay opisyal ng magiging ordinansa sa Baguio City na plano namang maipatupad bago matapos ang taon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marvin Calas, Humahataw!